Jubel TV channel guys. Kaya ngayon na nandito tayo dahil mayroon tayong emergency na dinala. Mayroong isang bata na BB pa siya, kinagat sa ulo ng kanilang aso dito, kaya dugo ng dugo. So malayo tayo, lumarigato pa kami. Dito natin dinala sa malapit sa may Baytarets. Dito kasi ilang magtuturok ng anti-rabies. Wala sarado guys, sarado, kaya dito tayo punta din sa isang clinic ito kay Kuyugan. So yun, bukas ngayon dinala nila ngayon yung bata doon. Maliit pa naman dito na bata, ayon sa nanay na gumagapang daw, tapos siguro baka naipit niya yung aso, kinagat sa ulo, dalawa dito, dalawang kagat, kaya kawawa, iyak na iyak, daming dugo, kawawa yung bata guys. So yan ang mababalita ko sa inyo, at sana papirin natin na gumaling din yung batang lalaki pa naman. So yan ang mga report ko sa inyo guys. Ayan, thank you. So yan guys, pauwi na tayo. So sa dinala namin doon na clinic, so hindi na kaya dahil nasa ulo yung kagat ng bata. So ngayon in-advise ang clinic doon na dalhin sa San Lazaro. So isang paraan niya, katinawagan namin na paharap pa ng ambulansya para madala, kasi mas maganda pag ambulans ang magdala doon sa San Lazaro. Ayan, yun, awa ng Diyos, dumating din yung ambulans, kaya medyo matagal-tagal lang dahil hinahanap pa yung ambulansya. So ayun, nakalis na rin, tinakbo na ng ambulans doon sa San Lazaro guys. So salamat lang tayo na sana malapatan agad ng gamot yung bata, dahil dalawang kagat sa ulo ng aso nila din. Ayun, so yan lang update natin sa inyo. So maraming salamat, saka ingatan nyo yung mga anak nyo sa, kung kayo may mga alagang aso, so ingat po kayo guys. Wag nyo ipagkatiwala yung mga anak nyo, bantayan yung aso nyo, dapat nakatali o di kaya nakakulong. Pero yun, nakatali din daw yung aso nila, pero nilalaro ng bata. Yung bata guys ay 1 year old lang. Ayun. So yun lang, basta ingatan tayo, ingatan yung mga anak nyo, huwag makagat ng aso. At kung kayo may mga alagang aso, alagaan nyo guys, paiwas sa mga anak nyo. So yan lang, maraming salamat, God bless to all, bye bye.